What's up, mga kahangin? What's up, mga kahangin? Okay, so for today's vlog, ang gagawin ko... Hi! Magkukulay ng buhok with my best friend, Angeline. Hi, mga kahangin! Yung bago natapos yung intro, tawa kami. Di ba? Yun lang yun. Okay, so ngayong araw, ang gagawin namin dalawa ay magkukulay ng buhok. Yeah. Kasi kulay niya yung buhok ko kasi... Tamad akong magkulay, hindi ako marunong magkulay mag-isa, that's why. Siya na pagkukulayan ko kasi... Gusto niya lang talaga kutusan. Tsaka nag-i-indoor siya. Bili na kayo ng pangkulay sa kanya. Hindi ko nalata sa hair ko. Bili na kayo ng pangkulay sa kanya, murang-mura lang. Presyong divisory. Charo. Yun. So, ewan, feeling ko yung vlog na to, puro tawa lang kaming dalawa. Kasi, natatakot din kami sa magiging resulta ng kulay. Mag-experiment lang talaga kami. Pero, ang gagawin kasi namin today is kulay lang talaga. Hindi kami mag-bleach. Kasi nga, ayoko mag-bleach. Natatakot ako sa bleach. So, yung product na gagamitin namin is yung usong-usong pangkulay. Which is, Brimodor. Mura na, tapos, okay din naman yung resulta. Hindi ko lang sure. Sa buhok ko ang pagka. Okay, so, start na kami. Keep on watching. Para makita nyo kung ano yung magiging epekto pag gantong kulay yung buhok. Pag kinulayan. Pag may kulay, tapos... Pag may kulay, taga-check ako yung English major. Okay, so, ang una muna namin gagawin kasi... Based ang panood din namin sa YouTube, tsaka yung kay Ate Girl, tinanungan namin na puro oo lang. Hindi namin alam kung totoo yung sinasabi niya. Nagtanong kami kanina. Ayos does. Kasi based on research. Charot. Kanina lang talaga. Kahit kanina lang namin kami nag-take sa YouTube. Is yung dust, ito yung ginagamit for alternative ng bleach para hindi ganun kahapde yung magiging epekto sa buhok mo. Okay. So, dahil mabait si Angge, preserve this way. Oh my God! Wow! Okay, so ang una muna namin gagamitin is isang, ano muna ng ganito, isang dust, tsaka 100 ml na oxidizing. Pag nagkukulay kayo, ganun talaga dapat. Isang pangkulay, tapos isa ring oxidizing. 1 to 1 pangkulay. Nakasulat din naman sa box ng instruction. Actually. Feeling madali. Pero nakasulat din. Feeling madali na lang kami dito. Pero nakasulat din naman. Binasa lang namin ganun. Okay, so dahil siya yung may gloves, kasi nga siya uutusan ko ngayong araw na to. Ako yung bumisita sa bahay nila, pero uutusan ko lang Parlorista talaga. Parlorista na rin kasi ako bukod sa nagbebenta. Actually. Paki-visit na lang ng FB page niya. Marami din itong binibenta. Panty. Brief. Pangkulay. Lahat. Bili na kayo. Nalagay muna natin yung isang 100 ml na pangkulay. Yung dust. Feeling ko pwede na rin siya magulag, no? Ginagalingan din, ano? Magagalingan din. Kasi yung buho ko, hello? Huwag ka magpapasira, ah. Magtiwala tayo. So after mong ilagay yung ano, yung isang pack. Lagay mo naman yung isang tube. Oh, may taga-correct talaga ako dito. Ganyan talaga eh. Sabi tube. Tapos isang 100, may buhok na agad do, 100 ml na ano. Oxidizing. Churo. Actually, ang ginamit talaga namin oxidizing, malaki yung lagayan. Ito siya, ito. Kaso, syempre, kasi nga, based on the instruction, kailangan 100 ml lang, 1:1 nga, para mas okay yung result. Sinalit lang namin. Oo. Titipid kami. Actually, dalawang binili ko, dalawang dust, tas dalawang lighter blend. Kaso, check ko muna kasi medyo makapal yung buho ko, kaya... Mahal nga, kamay ko. Yan, ganito po kami dito. Walang mahalo. Kinakabahan ako. Simula na kaming i-apply yung kulay. Buhok ko kapit ka lang ha. Start na kami.
namin i-apply yung pangkulay. So, ang ambag ko lang dito ay taas yung buhok ko. Hindi kaya ng isang clip yan. Hindi, baka lang buhok. Kapag ng hair mo eh. Oh my God, I'm very pardonista. Sa mga gusto magpakulay dyan, depende. Hindi daw siya free service. Sa akin kasi na, sa akin nautu ko lang kasi best friend ko. Maghanap kayo ng kaibigan. Yung sisira ng buhok nyo. Meron pa free damit yung kaibigan ko kasi hindi ako nagdala ng tuwalya. Baka mabekbang ni Mago. At magkulay din yung ano. True. O si Angge, si Angelic pala, magkaibigan na kami since high school. Yung mga Jeje days pa namin. Magkasama na kaming dalawa hanggang yung tip pa yung eyeliner. Hanggang sa na-realize namin na ang pangit pala nung eyeliner sa mata namin dati. Baka pala kayong puyat. Diba dati, kasi diba dati uso yung ano, yung emo days. Yung eyeliner mo sa ilalim ng mata mo, ang kapal. Diyos ko, pag nakikita namin picture namin dati, para kaming tanga pala dati. Meron pa ako eyeliner violet. May glitters. Ay oo, di ba mura lang yun dati doon sa may labas ng school. Tapos mahaba na siya. Oo. Ayun, hanggang ngayon, magkaibigan pa rin naman kami. Nagpa-plastikan pa rin naman kami hanggang ngayon. Choice. Ay, pero alam nyo ba, trivia lang. Wala lang. Nawala ko dito sa trivia. Pero nung ano kami, nung first year high school kami, ano kami, marami kaming magkakaibigan. FG pa nga para kami, di ba? May group, may pangalan pa yung Flower Girls! Una! Nung una, ang pangalan talaga nun, Flower Girls. Di ba para kaming mga abay? Tapos nung nagtagal, naisip namin na para parang timang yung pangalan nun. Naging Fabulous Girls. Diba? Para pa rin timang! Hindi kasi diba dati, pag high school ka naman, uso naman yung ano, yung grupo-grupo kayo sa classroom. Ngayon kasi tawag na nila squad-squad. Oo. Tapos nung nag-second year na kami, sa subject ni Ma'am Belbes, ayun, nagkaroon din kami ng mga bawat mga scientist naman. Pastor tayo din. Oo, pastor yung grupo namin. Pinakamasaya yung second year, eh, no? Sobro. Kaya nga ako nag-science, sa totoo kaya ako nag-science major, kasi naging ano, inspiration ko yun si Ma'am Belbes. Kasi nga sobrang galing niya magturo as in. Yung hindi kang mabuboard sa klase. Madami siyang pakulit. Tsaka ang dami niya activity, nakakatuwa. Meron pa cheer dance pa tayo. True, H-E-L-L-O. Hindi kayo nakakalimutan. Nang cheer dance pa kami noon, pero science subject yun, di ba? Kasi yan epekto ng walang gamit. DIY lang kasi to. Kayong ano, ka lang kami. Kayong ano pa mo, wala tayong pera kasi nga quarantine. Pero naisip ko magpakulit. Koren, sorry. Hindi, reward lang din naman sa sarili. Kasi ano, tawag dito. Para lang ano, para sa... Gumanda ka din. Ganap lang kami na ilan. Ngayon, after... 25 minutes. Tapos yun ang lagyan. So, ang next niya is lalagyan naman yung mga roots. Kung ano yung... Para maging pantay yung kulay. Ang galing ko ba? Hindi. Plastic. Parang nag-brown na siya, no? Oo, it's coming to life, no? Natutuwa ba lang ako pag ganyan? Wala na kung anong tsura. Kasi palaban ka. Palaban ako. Gusto ko maging light yung buhok ko eh. Feeling ko naman okay na. No, makikita okay ko naman yung resulta eh. Kasi si Ate Girl, napakahinang-hina. Oo, magla-light. Meron kasi kami, ay, may, yung binilan kasi namin ng pangkulay, nagtanong kami kung anong pwede, anong magiging resulta. Pag nilagay yung dark, after mag-dust, magla-lighter blonde. Hindi. Oo lang siya ng oo, girl. Oo, magla-light. Oo, magla-light siya. Hindi namin alam kung legit. Parang siyang hina kasi siya. Kasi hindi ko sure kung totoo yung sinasabi niya. Oo. Yan lang siya, oo. Oo, ikaw nga lang sabing dust siya. Alam mo ba, nasa isip ko lang, pangkulay lang talaga. Pangkulay lang talaga? Hindi, I mean, nang naisip ko lang talaga, yung kumbawa, lighter blonde. Yun lang. Hindi, sinabi kasi yung sa layo na bets. Ay! 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 Pag sa roots talaga, matingkad siya. Ang ingay po nyo, nagsarot lang. O, ayan na yung epekto ng dot.
na yung roots ko. Hindi na siya blank. Pwede na to, charot. Papatuyuin lang, tapos papatungan na namin ng lighter blonde. At yung nagkukulay sa akin, nagkulay din. Kulay ulit. Beach in the house. Beach in the house. Hi. So, ayun guys. Ito na yung epekto nung dust. Pinag-iisipan ko pa kung ilalagay ko pa yung lighter blonde. Kasi sa personal, sobrang light na niya. Para ka nang nag-bleach. Super. Parang first layer ng bleach, sabi ng taga-kulay ko. So, yun, nag-iisipan ko pa until now. Kasi nga, baka naman magputi na, mag-light ng sobra yung buho ko. Mabing-bang na ako sa bahay. Dahil naiiwagaan kami kung ano ang magiging resulta ng ganitong kabaliwan, ng paglalagay ng lighter blonde, ang gagawin ko na lang is sa ilalim na lang. Undercolor kung tawagin. Para kapag hindi ko bet, mas madaling i-ano. Nakatago lang siya. Hindi maalata. Eh pag kasi pag dito agad sa taas, baka mabimbang tayo ng diora. Pero sa personal, ewan ko sa camera ko kasi medyo malabo kasi yung camera ko. Pero pag sa personal, sobrang light na niya. Para na siyang, para na tong bleach. Yung buhok ko. So, pwede talaga yung dust na kulay para sa alternative ng bleach. Para ano. O kung gusto niyo yung parang blood yung buhok niyo, ganito gamitin nyo. Carry na siya. Yes. Advice na namin. Advice na kasi based on experience. Hindi lang siya mema. Tada! Ah, diba ka na-excite? Natutuwa siya kasi maganda yung resulta ng pagkakakulay niya. Kasi pantay. Hindi pachi-pachi. So, bahala ka na kung hanggang saan. O, oh, diba? Hindi na blue hair. Ayan. Nagkulay din kasi siya. Ganyan po na epekto ng quarantine, kung ano-anong naiisip sa buho. Pero kung magpapakulay naman kayo, okay lang din naman, basta may pera kayo. Kasi kami. Tsaka ano, tsaka kung mapapasaya nyo naman yung sarili nyo, edi gawin nyo. Diba? Dito kayo masaya, banding na namin. Oo, kasi wala kaming pangsanggiyop. Kaya buhok muna namin yung pagkakaabala. Ayun pa lang yung budget. Oo, yun pa lang yung... Papagupit ng papagupit. Kasi yung buhok ko po dati, kaya siguro ang tagal na rin humawa, nagtampo na. Pinakulot ko, pinariban, pinakulayan, kung ano na pang trip ko sa buhay. Tapos bigla akong magpapagupit kung kailan ko trip. Di ba na karang bigla akong nagpa-short hair? Kaya nga eh, ang haba na nun, di ba? Bis na mahaba na tayo. Okay, so mamaya namin ipapakita yung result. Mga ibababad ulit ito ng 20 to 25 minutes, tapos babalawa. Tapos yun na, tignan natin yung epekto ni lighter blonde. Ayan, update lang, parin yung update. Parang nilagyan namin ng lighter blonde, pero parang hindi naman siya nag-light, parang nag-dark brown yung nagiging nangyayari sa buhok ko. Unlike kanina, no? Pagkalagay namin ng dust, talagang nag-light talaga siya. Ngayon naman, nag-ano, tawag dito? Nag-dark brown, parang ganun. So, hindi talaga siya lighter. Ngayon, patuyo na rin. Naging ano siya, naging parang dark brown. Bakit ganun? Lighter yung nakalagay, pero naging dark brown yung kinalabasan. Kaya medyo na lonely kaming dalawa. Kasi hindi ako natuwa, nawala yung pagka-light. So parang ang nangyari, yung half ng buhok ko may kulay, yung ilalim. Dark brown. Thank you for watching. So please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Road to 300,000. Parating tayo doon. Road to 300 subs. Thank you sa lahat ng nagsusupport and susuporta pa lang. And bye!